audio and video. Ayan, sir. Sige, sir. Ano mo na lang ako as ano host para maano ko yung... Sure, apa. Ito, sir, pwede na, mag, pwede na pong mag-share lahat. Ah, okay. Okay, got it. So, nandito na po tayo lahat. Yes po. Si Sir John Marriott ang wala pa. Si Sir Japoy, si Sir Gerald, nandito na po. Yeah. Si John Mar, yes. Oo. Okay. But anyway, si Sir John Mar naman is ano, nagtuturo na rin eh. So... Yes po. Wala naman pong request. Yeah. Oh, kasi, oh, kanina wala din eh. Pero okay lang. Nasa school naman siya kasi nag-work. So, may mga idea na rin siya about this. Sure po. Okay. So, if you have questions, mag-ano lang kayo ha, mag-interrupt lang para at least mas maganda ang discussion natin. Sure po. So, first principle is nature and nurture. That the development of a child is influenced by both heredity or is hereditary and from the influence of the environment. So, nature versus nurture. Next principle is growth and development is a continuous process. Unless, syempre, may mga special case na yung mga may stunted growth, pero nag-grow pa rin naman sila. May mga parts lang ng may mga functions lang ng kanilang katawan, may mga functions lang ng kanilang system na nag-i-stop na or hindi nakakayanin. Yung may mga rare diseases, yung mga stunted growth. But basically, growth and development is a continuous process. As a child develops, he or she adds to the skill already acquired, and the new skills become the basis for further achievement and mastery of skills. So, kahit yung bata, nag-a-acquire yan lagi ng skills. Kahit meron na siyang skills, imamaster pa rin niya yung skill na yun. Because it's a continuous process. Okay? Most children follow a similar pattern. Yung paglaki ng bata, siyempre alam na natin, through the different theories. Kailan ang stage ng ganito? Kailan ang stage na ang bata ay turuan mo ng ganito? May mga developmental task na kailangan i-achieve. Because it's a continuous process. Also, one stage of development lays the foundation for the next stage of development. Kaya nga meron tayong stages of development eh. Hindi ka naman pwedeng mag-adolescent muna bago mag-babyhood. Diba? Hindi ka naman pwedeng mag-senescence period muna na hindi mo matatapos ang adulthood. Okay? So meron siyang stages na kailangan i-follow. And from this stage, it will lay a foundation to the next stage of development. Okay, so second principle is growth and development is a continuous process. Continuous lang. Siyempre, pag namatay ka na, wala ng growth and development, doon na mag-end. Pero hindi naman na siya kasama sa human development. Ang death, di ba? Doon na talaga siya mag-end.
Third one is development proceeds from the head downward. And this is called cephalocaudal principle. Ang clue dito is cephalo. Di ba yung mga batang hydrocephalo? Cephalo means head. Cephalocaudal principle is the development that proceeds from head downward. Kung nakikita nyo yung sa fertile, yung sa stage ng paglaki ng bata pag nasa womb, after fertilization, di ba yung fetus parang tadpole siya? Kasi nauuna yung ulo muna. This is development ha, pero syempre nandun muna yung heartbeat. Pero beat lang siya, heartbeat lang. Pero ang naunang nagde-develop is the head. Kaya ang laki-laki ng ulo ng fetus. Because that's a principle of development, growth and development. From head downward. This principle describes the direction of growth and development, the direction. So, ang direction niya talaga is nauna from head pababa. So, last nang nade-develop yung mga paa, kasi pababa yan. And according to this principle, the child gains control of the head first, then the arms and the legs. If you try to observe yung mga kapapanganak na bata, ang nako-control muna nila is yung head nila. Yung mga kamay, mga paa, hindi pa. Kahit, because it's a part of their growth and development. Kasi nagagamit na nila ang brain. Okay? So that's the third one. The fourth one is development proceeds from the center of the body outward. Oh. So from head pababa tapos gitna palabas. So it means sa development ng bata, nauuna rin yung sa gitna, yung heart. This principle is what we call as proximo-distal development. Nauna sa loob. So it means yung mga spinal cord develops before the outer parts of the body. Diba nauna naman yung arm bago yung mga hands? Tapos yung hands mo bago yung mga fingers and toes. So, nauna sa loob. Kaya minsan, may mga, pag may mga defect yung bata, kung hindi siya hereditary, kung influence siya ng, let's say, sa nanay, halimbawa, kung nasa ano na siya, nasa 7 months or 6 months, so expect mo na 6 months pa lang yung, 6 months yung bata, ang nag-develop na yung mga outer na palabas na. Kaya halimbawa ang nanay gumagamit ng drugs or nagkaroon ng complication sa katawan. Yun yung mga tendency na wala kulang yung fingers kasi nandun na yung development eh. Nahuhuli kasi yun. Kaya very delicate ang mga first 1 to 3 months. Kasi ang nagde-develop doon is the head and the heart. Because development proceeds from the center of the body outward. Hindi bali yung mga 7, 8, 9 months, ang nagde-develop na lang yan is yung mga finger, yung mga panlabas na lang. Fingers, toes, in terms sa mukha naman, yung mga panlabas na. Hairs, yan. Ears, yung mga nahuhuli. Fifth one is development depends on maturation and learning. Maturation refers to the sequential characteristics of biological growth and development. Ang development ng bata, syempre, nagde-depend yan sa maturity at saka sa learning niya.
kung hindi mo tinuturuan yung bata, hindi siya magde-develop, diba? In terms of maturity. The biological changes occur in sequential order and give children new abilities. Sequential yan. Kahit hindi mo turuan yung bata na mag-crawl, magkukrawl din yan. Kasi it's a part of his or her developmental task. Sequential kasi yun eh. Kaya sabi ko, hindi naman pwedeng maglakad muna bago mag-crawl. Diba? Changes in the brain and nervous system account largely for maturation. Dito, for example, kung ang pagpapalaki ng bata ay, let's say, kaya matalino ko mga bata ngayon kasi na, yung mga batang nood lang ng nood ng TV. Tapos pag ano na, pag nagsalita na, English na yung bata. Diba? Kasi yung maturation and learning niya, nakukuha niya doon sa environment din. Nahalata niyo yung mga ganun, yung mga batang pinapanganak dito, Inglesera sila. Mm, British accent pa. Oo. Saan nila na, kahit di mo tinuruan, diba? Kasi yun yung napapanood nila, naririnig nila sa TV or sa cellphone. Diba? Because of the environment. Kasi changes in the brain and nervous system accounts largely for maturation. And maturation, part yan ng development. Ang gagaling nga eh, nagtataka ka minsan ang mga bata, kahit 2 years old, 3 years old, hindi pa marunong bumasa, pero pag magbukas ng games, alam na nila kung saan yung enter, saan yung start, di ba? Yes. Tataka ka saan yung cancel, yung mga pang, tawag doon, yung mga pang control, left, right, mga ganyan. Alam na alam nila. Kahit di mo naman tinuruan. Mm-hmm. Okay? Because these are biological changes sa learning. Development proceeds from the simple to the more complex. This is very true. Siyempre, ang mga bata, basic lang muna bago maintindihan yung mga mas complex na activities. Halimbawa, hindi matututo ang batang magbasa kahit anong gawin mo kung hindi mo tuturuan ng sounds ng mga letters. Mm-hmm. Kasi doon nag-uumpisa yun. Kaya nga sa grade 1 or sa kindergarten, ang mostly na tinuturo muna ay sounds. Ang sounds ng A, B hanggang Z. Tapos may CVC sila, kino-combine na yung consonant, vowel, consonant like cat, bat, mga ganon. So, from simple muna to a more complex. Doon natututo, doon nagde-develop ang bata. Kaya ang phonetics, yun yung study of sounds, yun yung concentration ng grade ng KG2 kindergarten. Kasi ngayon ideally dapat ang grade 1 student marunong nang bumasa. So kaya minamaster ang mga sounds. Kaya as parents, halimbawa, kung ikaw ang magtuturo, tuturuan mo yung bata ng A, B, C, ganun, hindi sila natututo, ano lang yon, ang natututunan lang nila ay, ano tawag dito, yung, ang ginagamit lang nila is, hindi yung sa development of learning. Ano lang siya, yung superficial lang. Minememorize lang nila yung nakikita nila. Ah, ito pala ay A. Pero pag kinumbine mo ang A and M, hindi na nila alam. Mm-hmm. AM. Sasabi nilang AM. Kasi minemorize lang nila yon. Okay? So ang stage talaga niyan is go for a simple phonetics, yung sounds ng letters. Tapos kukombine mo yung mga sounds. Magaling nang magbasa ang isang bata. Ganyan ang
Kaya sa kindergarten, pero wala naman sa atin ng elementary or grade 1, very important ang phonetics. Kaya sa Pilipinas, ang dami-daming mga batang grade 6 na hindi pa marunong bumasa. Kasi yun yung mga napabayaan. Mm. Naabutan nyo ba yung pamphlet na abakada? Ah, Sir Yes, Joel, opo. hindi mo na naabutan yun, no? Sir, naabutan ko pa yun, yung mga kulay, ano, parang recycled paper pa, yung gray. Yung yellow ang front cover. Ah, yes, opo. Yung abakada na yon. Katabi Okay. Nun yung hanger ng nanay ko po, kapag hindi. Umabot pa po ako sa generation ng palo. Which is mali dapat yun, di ba? Yes. Kasi ang sa atin, nagtuturo tayo as parents, halimbawa, papaupo mo yung bata. Yes. Kung talagang grade 3, grade 4 na, okay yun, pagbasahin mo ng libro, ng sentences. Pero pag grade 1, KG, hindi pa. Kaya ang nagtataka ako minsan, pag nag-a-assess ako ng mga batang nag-e-enroll, siyempre, ang mga magulang very confident na, Sir, nag-nursery na yan. Sir, marunong na yan bumasa. Sir, marunong, alam na niya lahat ng alphabet. Alam na niya lahat ng numbers. O alam niya kasi tinuro mo at minemorize niya. Mm-hmm. Pero ideally, hindi naman talaga niya alam kung ano yung tinuro mo na ABCD. Alam na niya sabihin, pakantahin mo ng ABCD kasi kinanta niya. Pero hindi naman niya alam kung ano yung mga sounds ng ABCD. Pag pinag-combine mo na yung mga four letters na hindi na niya alam ang nababasahin. Kasi wala siyang foundation, wala siyang basic. So, development proceeds from simple to more complex. What else? Kung hindi ka nakinig sa teacher mo nung grade 7 ka ng tawag doon, algebra, hindi mo rin matututunan yung trigonometry, calculus, pag grade 10 ka na or grade 11. Kasi hindi mo alam yung basic. Kung hindi mo na memorize yung multiplication table, hindi ka matututo sa algebra din, 'di ba? Or sa higher mathematics. Because development proceeds from simple to the more complex. Kaya nga nung mga grade 4 tayo, grade 5, araw-araw yan, pinamemorize ang multiplication table from 1 to 10. Kasi yes. mahirap ng turuan ang bata pag napunta sa grade 5 at saka grade 6 kung di niya alam ang multiplication table. Kasi higher mathematics na yun. Ganun naman. Kaya ang dami, pag parents kasi, syempre hindi naman kasi nila alam ang mga ganito. So as teachers na lang, tayo na lang ang mag-ano sa mga bata. Kaya minsan, di ba, ang mga maliliit na bata, pagdating ng bahay, KG, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, pagdating ng bahay yan, hindi siya maniniwala sa parents niya. Mas paniniwalaan pa niya ang teacher. Mm-hmm. Kaya ang mga parents minsan, tatawagan ko ang teacher mo. Pag ganun yung parent naman, panakot. Panatakot na yung bata. Di ba? May mga ganun cases. Mostly ganun ang cases. Kung tuturuan mo ang bata, ayaw nila. Hindi. Kasi ito yung tinuro ni teacher. Nandun din kasi yung attachment niya. Meron na siyang model, meron na siyang idea. Ah, this is a teacher. Si teacher nagtuturo na. Yun ang nag-grasp niya. So in terms of development, pagpipilitan ng bata na ito ang gagawin ko kasi ito ang tinuro ni teacher. 'Di ba? So yes. Kahit gaano turuan ng nanay, hindi makikinig yung bata. Kasi hindi naman siya teacher, hindi naman siya yung teacher niya. Okay? So, that's a part of the theory that we will be discussing later on. So, simple to complex. Growth and development proceed
from general to specific. Ito naman ay sa motor development naman. Motor yung sa reflexes, yung mga galaw-galaw ng katawan. Kinesthetics, kumbaga. The infant will be able to grasp an object with the whole hand before using only the thumb and forefinger. Kung may mga ano kayo, mga pamangkin, may mga maliliit na baby. Now observe niyo yon na ang paggrasp nila ng object ay from general before specific. Hindi mo kasi hindi pa nila alam gamitin ang mga fingers, mga thumb, mga ganun. The infant's first motor movements are very generalized. Waving arms or kicking before being able to reach or creep toward an object. Ang pag ano nila ng mga object ay hindi pa nila marunong gamitin ang ano, mga thumb, mga fingers from general, specific. Now, sa mga ano naman, sa mga malalaki, sa adults, example ng general to specific, kasi this is only for motor development eh. Like, sa ating kasi, sa mga malalaki na, matured na kasi ginagamitan na rin nila ng brain. Kaya medyo na ano na tong principle of growth and development that proceeds from general to specific. For example, inside the classroom, pag sa PE time, halimbawa, pag-exercise during the PE time, syempre, ang ano nila is more on the kung ano yung kaya ng katawan sa mga reflex action ng arms, arm movement, kung nagra-running sila, walking. Nagagamit nila itong from general to specific. Kasi minsan nasa health condition na ginagamitan natin ito ng ano na rin sa brain, pag-iisip. Large muscle movements to a more refined movement. Ito yon. Tapos yung 8, there are individual rates of growth and development. Kagaya na sinasabi ko kanina, each child is different and the rate at which individual children grow is different. Depende yan sa pagpapalaki ng mga magulang. Pero minsan may mga magulang naman na over ang ano, lahat na lang. Napapansin nyo minsan yung principle na yung batang hinahayaan mo naglalaro sa labas kaysa yung batang sobrang protective ka, ayaw mong madapuan ng dust, madapuan ng langaw, ganun. Yung bata pa yun na ang mas ano, mas sikli, mm-hmm. Di ba? Kasi iba-iba rin ang rate of development naman ng mga bata. And as we mentioned earlier, depende rin sa influence ng environment. Kung kulang sila sa pagkain, syempre, magiging malnourished. Mas babagal ang development. What else? Kung mas mayaman siya, may mga vitamins pa ang bata, syempre, mas mabilis ang development. Pero means syempre kasama din doon ang heredity. Kahit naman pakain ka ng pakain ng mga pampatalino kung hindi talaga matalino yung bata, di ba? Eh kahit di mo nang pakain ng pampatalino kung talagang namana naman niya ang pagkatalino sa parents, matalino yung bata. So, doon nag-gauge ang heredity and environment. Pero syempre, halimbawa, yung mga pampatangkad na vitamins, this is very true din.
hindi naman matatangkad yung parents, pero ang tangkad ng bata. Kasi from the very start, nagbabitamins na siya, may mga growth vitamins na and minerals. That's the environment. Diba? Principles of heredity na tayo. So, tapos na tayo sa growth and development. Yung mga heredity naman, ito yung mga namamana sa mga magulang. Why is this important? Siyempre, para malaman din natin kung saan humuhugot ang mga batang ito na estudyante mo. Bakit ganito ang kanilang ugali? Bakit ganyan ang kanilang itsura? Ano pa? Bakit ganyan ang kanilang mental ability? So it is also up for us to learn the principles of heredity. So kung matalino yung bata, siyempre isipin mo, ah, siguro matatalino din ang magulang. Ah, siguro itong batang ito disiplinado sa pag-aaral. Mga ganun. Okay? First is principle of reproduction. Like begets like. Siyempre, kung tao, tao din ang anak. Kung aso, aso, pusa, pusa. Hindi naman pwedeng pag-asawahin mo yung pusa at aso, ang magiging anak ay isang pusa at isang aso. Hindi pwede. Because in the principles of heredity, like begets like. Kaya, hindi tayo naniniwala dun sa may nanganak ng ahas. Ano ba yun? May mga, may, pinaglihis sa palaka. Palaka. Sa KMJS, sir. Oo. Eh, kasi minsan, mukha naman talaga silang palaka, mukhang unggoy. Pero, ano yun sa genes? Nagkaroon yun ng, tawag doon, mutations sa mga chromosomes nila. Because the principle of heredity, especially in reproduction, hindi pwede yung hindi magka-mukha. Meron tayong genetic engineering, pero that's applicable only sa sa agriculture. Halimbawa, yung apple and guava, kinumbine yung genes, naging guapple. Oh, okay lang yon. Kasi prutas naman yun eh, di ba? Pero cloning is possible sa animals pa lang. Di ba meron na na-clone na animals, na animal. Dali. Si Dali na sheep, di ba? Galing naman yun sa isang gene ng sheep din. Clonal lang siya. Pero hindi pwedeng pagsamahin yung mga ano, hindi magkaka-species. Pwede yung pusa at saka species niya sa the same class, halimbawa. Hindi pwede yung pusa tsaka aso kasi magkaiba sila. So, why are we learning this? Para as teacher, baka mamaya sasabihin mo na, oh, ikaw siguro ang ano, pinaglihi ka sa palaka. Ang tatay mo siguro kapre. Ang tatay mo ganito. Huwag natin sabihin yun kasi alam natin ang principle of heredity na hindi pwede. Diba? Principle of variation. No two individuals are exactly alike. Diba, alam naman natin, even yung mga identical twins, meron at meron silang pagkakaiba. So, the principle here is individual differences. Magkakaiba, uniqueness of each of your students, each of your class, I mean, each of your learners. Kaya dito sa UAE, maganda, mas magandang education system para sa akin kasi they are strictly following yung differentiated instruction. Yung differentiated instruction is kung saan yung mga, let's say for example, sa klase, meron yung average group, meron yung
excellent group, meron naman yung poor group. Hindi ka pwedeng magbigay ng isang exam sa tatlong groups na yun. Sa atin sa Pinas, hindi. Isang exam sa buong klase. Siyempre, matalino sila ang makaka-perfect. Yung hindi matalino, bagsak. Di ba? Dito hindi. Kung doon sa poor group yung bata, ang exam nila, yung level lang nila. Ganun yun, ang differentiated instruction. Pero ang grouping sa classroom, hindi mo ipapahalata naman. Hindi ibig sabihin na, ah, ikaw, medyo ano ka, mababa ang ano, capacity mo, mental capacity, dito ka sa area na to. Hindi, kasi grade naman yung bata. Mm-hmm. I-identify mo lang. So, yun ang ginagamit nila dito, differentiated instruction. Sa atin kasi sa Pinas, hindi, iisa lang. Dati sa atin sa Pinas, meron tayong homogeneous classes. Ewan ko kung applicable pa rin ngayon, parang hindi na. Na, let's say, sa grade 10, 10 ang sections. Pero, let's say, pa-examine lahat, yung top 50, sila ang section 1. Yung 51 to 100, section 2. Nasubukan ko yun na magturo sa Pilipinas. Grade 10, pag nagturo ka sa section 1, ang gandang magturo kasi gagaling nila lahat. Tapos pag doon ka na sa last section, ako, magpapasulat ka na lang kasi walang makikinig, hindi ka nila tindihan. Which is nakaka-degrade naman sa mga bata pag obvious na ganun, di ba? Yung sectioning, hindi rin kasi maganda yun eh. Tatanungin nila, anong section ng anak mo? O section 10. Ilang section ba lahat? 10. O, ibig sabihin, nasa pinakabobo yung section. Okay? Principle of chance. Ito naman yung mga yung may mutations. Mm. Di ba may mga special cases lang. Yung magtataka ka minsan bakit blue ang mata ng anak mo, eh wala naman kayong lahi ng blue ang mata, di ba? Principle of chance lang 'yon. Nagkaroon lang ng nagmutate, kumbaga na iba yung nakiperan ng genes mo. Kaya ganun, which is normal naman, di ba? Minsan may mga nakikita akong pusa dito sa UAE na blue yung isa, green yung isang mata. So yes. Mga ganun, mga ano lang siya, mutations, principle of chance lang naman yun. And then, principle of dominance and recessiveness. Sa mga traits natin, may mga dominant, may mga recessive. Mahina at malakas. Kaya kung mas dominant yung eye color sa mag-asawa, ang mga anak mo magiging ano, let's say kung mas dominant yung blue na color, magiging blue ang mga kulay ng mata ng mga bata, mga ganun. Kung mas dominant ang curly hair, puro curly hair. Kung mas dominant yung traits mo, mas magiging kamukha mo yung anak mo. Mga ganon. Pero kung halo lang, yung 50-50 lang, yun naman yung mga chance na, ikaw ay combination ng nanay at tatay mo. Kung mas kamukha ng tatay, ibig sabihin, mas dominant yung traits ng tatay na naipas sa anak. So that is the principle of dominance and recessiveness. Principle of sex-linked characteristics. Ito naman yung mga na-link sa sex. For example, baldness. Ang pattern of baldness sa lalaki lang naman. Hindi. Ang genes of baldness nasa atin lahat, babae at saka lalaki. Kaya lang, lumalabas lang siya, nagiging dominante lang siya sa mga lalaki.
Kaya ang nagiging bald lang ay mga lalaki. Kung meron kang makitang naging bald na babae, normal yun kasi dominante lang yung kanyang traits ng baldness. Because that is a sex-linked characteristics. But definitely, ang pattern of baldness is para sa mga lalaki. Hindi yan sakit. Ano lang yan? Sex-linked characteristics. Kaya lahi. Kami, lahat kami sa bahay na lalaki, kalbo na din. May pattern parang of hindi baldness. Naman, sir. Parang baby. Pero baby yung, pero yung father ko, hindi naman siya bald. Ibig sabihin, recessive yung baldness na trait sa kanya. Sa amin, naging dominant. So, seldom na makakita ka ng bald na babae. Kasi hindi yun lumalabas sa kanila. O, parang itong example na to, yung tatay bald pero yung mga anak hindi. Ibig sabihin, hindi naging dominant yung sex-linked characteristic na yun. Yun yung may hemophilia na sinasabi. Para lang yun sa mga ano eh, mga royal family. Ayun. Implications to educators. Bakit natin pinag-aralan to? Siyempre, it helps us to know what to expect and when to expect it. It gives the adult information as to when to stimulate and not to stimulate the child. Sabi ko nga kanina, huwag mong pilitin ang bata na magbasa kung hindi pa siya ready. Huwag mong pilitin magsulat kung hindi pa siya ready. Magkukusa naman yun na magsulat eh. It makes possible for parents, teachers, and others who work with children to prepare the child ahead of time for the changes that will take place in his body, his interests, or his behavior. O, halimbawa, yung ang sinasabi ko kanina about menstruation, di ba? Ah, syempre, mga magulang alam naman nila, pero minsan nakakalimutan nila na ako, sasabihin ng nanay, di ko maalala kung kailan ako niregla. So, hindi niya alam kung kailan nireglahin yung anak niyang babae. Pero depende pa rin naman yung sa maturity ng bata. But definitely, nandun sa age ng grade 5, 6, 7. Minsan, may mga maaga, grade 4. Maagang naghinog ang kanilang eggs. Kaya nag-menstruation na. Yun, di ba? Para mabigyan mo rin sila ng warning that, oh, niraregla ka na ha, it means you are capable of bearing a child already. So, those are the implications of the principles of growth and development to educators. Any question po? None so far. Sir Jeffrey, Sir Gerald. No question from my end.
Sir Eric, wala pong audio from your end. Sir Eric, wala pong audio. Hi, Sir Eric. Wala pong audio kanina. Hi, Sir Eric. Wala pong audio kanina. Oh. Yeah, from, I think from this, ano, from this slide okay. Po. So, the human development is likened to a ladder. Okay. Siyempre, paakyat until you reach the peak and then you need to rest pababa. So from prenatal, prenatal means bago pa panganak. So that pertains to the stages nung nasa loob pa siya ng tiyan. From fertilization. And then pag lumabas na siya, infancy period, yun yung time na tatawagin mo siyang infant. And then baby, babyhood. So, pag pinanganak yung bata, hindi pa siya baby. Infant pa lang siya. And then, magiging baby siya. And then, child. Childhood. Puberty stage. Adolescent stage. And adulthood. During this stage, sa adulthood, na-reach mo yung peak ng iyong development. Kasi pabalik ka na. Mag-deteriorate ng iyong development, skills, lahat. Kasi papunta ka na sa old age. Okay? So that is the ladder of human development. Stages of human development. Although ang concentration natin dito is from childhood, puberty, and adolescence. Etong concentration natin kasi nandito yung mga school learners natin. Especially sa atin, high school teacher tayo, so dito tayo sa puberty hanggang adolescence. Dito ang magiging focus natin, eto magiging concentration natin. Okay? So let's start with prenatal stage. So this stage is from conception to birth. One of the most, if not the most important period of all in the lifespan of a person. Bakit? Kasi, syempre, pag hindi ka nabuo, walang may papanganak. Diba? This yes. Person begins at conception. The union of the egg and the sperm. Fertilization. And ends at birth. And approximately 270 to 280 days in length or 9 calendar months. So ito yung 9 months na stage kung saan mag-develop ang bata. Okay? Prenatal. Pre, before.
three major categories of the prenatal period. One is the germinal period. So germs, germinal. So from fertilization, nung nag-meet yung egg and sperm until 2 weeks. So nung nag-meet sila, nagko-coil-coil pa lang yun. Mm. So germs pa lang siya. And then, nung nabuo siya from 2 weeks to 2 months, 8 weeks na, it is called as the embryonic period kasi magiging embryo na siya. Okay? Embryo. Nabuo na siya parang tadpole. And then the fetal period is from 8 weeks to birth. Yun yung time na tinatawag siyang fetus. From 8 weeks until ipanganak yung bata hanggat di pa lumalabas, fetus pa ang tawag doon. Pero sa atin naman, in layman's term, sa ultrasound, ang cute ng baby, ang cute ng bata. Diba? Yes. Kasi hindi pa siya baby, fetus pa lang siya kasi nasa loob pa lang. So, pag 2 weeks na, that is the embryo. Kasi minsan, syempre, especially sa mga babae, hindi naman nila kasi malalaman kaagad na pregnant sila unless delayed na sila sa kanilang menstrual cycle, sa kanilang menstruation period. Pero may mga signs and symptoms naman kasi. Kaya kaagad-agad silang pag ang babae ay aware sa kanyang development after ng intercourse nila, after let's say 1 week, kailangan mag-pregnancy test na siya agad para malaman niya after 1 or 2 weeks. Kasi may germinal period na kasi yun. So let's have the germinal stage from fertilization to 2 weeks. This is also known as the period of the zygote. Zygote refers to the newly formed cell, or sa science na tayo, after the union of egg and sperm in the process called fertilization. So, pag nag-meet si egg and sperm, we call it zygote. And then, pag binubuo na nila, nagko-coiling up na sila, that is the process of fertilization, to fertilize sila. And then, cell division begins in time no longer than 36 hours after fertilization. So, 36 hours, 1 day and a half. So, pag 1 day and a half, nabuo na siya. Then, start na siyang mag-divide. Divide. Diba yung division from 1, 2, 4, 8, ganun na siya. Divide, divide. Hanggang palaki na ng palaki. Subsequently, for 3 to 4 days, the zygote from the oviduct travels down to the fallopian tube and then to the uterus where the implantation begins. Mabilis lang pala siya. So after 4 days, yung zygote na yun, travel na kaagad. So tama lang yun, after a week or two, kailangan mag-pregnancy test na yung nanay. Ayan, nag-divide na dito. Nag-divide na siya into two. Then after nyan, pupunta na siya sa fallopian tube. Then to the uterus. Maghahanap na siya ng pagdidikitan. I-implant niyang sarili niya doon. Dumikit, didikit siya para lalaki as, at parang doon na siya magdi-divide at magdi-divide. So that is the germinal stage. Second is the embryonic period, the period of embryo. The cell known as zygote is now known as embryo kasi may nabuo na siya eh. 2 weeks to 2 months or 8 weeks.
So in the period of 8 weeks, embryo na siya. By the 14th day after fertilization, so 2 weeks nga, the blastocyst is already implanted in the uterus. The umbilical cord attaches the placenta functionally to the mother. Kasi once na na-implant kasi siya, pag dumicate siya, yun na yung magiging umbilical cord. May attach na siya sa placenta. So the foundations for the eyes, ears, nose, mouth, extremities, and the digestive system have been laid on the 8 weeks. So within 2 months, nabubuo na ito. Kaya tingnan nyo, nauuna ang head, di ba? Nabuo na ang eyes, mabubuo na ang nose, mouth, in 2 months. Kaya kung magaslaw ang nanay, I mean, hindi siya nag-take care, naapektuhan minsan yung mata, yung nose, yung mouth ng bata. Especially pag 2 months. May mga ibang nanay kasi na hindi nila alam na buntis sila, malaman nila nila 4 months na pala. Malaman nila 5 months na pala yung bata. So hindi niya na-prepare. Hindi siya nakapag-prepare na alagaan, kumbaga. A 1.5 inches long embryo weighing 1/10 to 1/15 of an ounce develops at the end of the first month. This period is considered as the most critical period for the reason that the embryo is most vulnerable to damage and defect. So, as what I am saying, yung first 2 months dapat, kasi this is the most critical period. Kasi nadadamage, kasi sa head kasi ang nauuna, di ba? Sa brain, after the brain, sa eyes, ears, nose. During the first trimester, that's the first 3 months of pregnancy, almost all birth defects occur and chances are the defects will be permanent. Yeah, nagkakaroon ng defect. Kaya yung mga cases ng mga cleft palate, ano pa, yung walang tenga, I mean, wala yung earlobes, mga ganyan, nag-occur yan within the first trimester, yung first 3 months. And the chances are that defect will be permanent. Hindi na yan, hindi na mag-heal, kumbaga. Diretso na siya. Kung may defect ang bunganga ng bata, hanggang 9 months na yun na may defect. Kahit may cell division pa rin, pero hindi na siya magiging permanent na. Yan. Ito yung 3 weeks siya. Oh. Week 3. Week 4. Oh. Tunay nyo, ang laki, nauna ang head. Ears, the eyes, umbilical cord. Eto, 6 weeks na siya. Ang laki-laki na ng ulo. Then, 8 weeks. Etong itsura niya, pag-embryo pa siya. Eto, yung actual. And the last period is the fetal period from 8 weeks to birth. Ito ay fetus na siya. The embryo before is now known as fetus in this stage. So in this stage, first bone cells begin to form. What else? Various organs grow functionally and take the appearance of the human body. Mag-appear na yung, magmumukha na siyang katawan. Kasi may mga organs nang na-develop. The fetus can now kick and can manipulate its extremities. Can open its mouth,
The fetus can frown, turn its head, as well as take a few breaths by the end of the third month. So see, third month pa lang yung bata na meron na siyang breathing, ano pala. By the end of the fifth month, the fetus is 1 foot long and weighs a pound. At the end of the sixth month, the fetus eyelids can be opened and develops grasps and more than enough taste buds. 2 pounds na siya, and all organ system have become functional at the end of the 7 months. See? Pag 7 months na pala, lahat ng organs niya nagpa-function na. So this is the fetal period. During the 8th and 9th month, the fetus becomes round and heavy and is able to lift its head. So, germinal period, fertilization to 2 weeks. Embryonic period from 2 to 8 weeks. Fetal period is from 8 to 9 months or 8 to birth. So that is the prenatal, that's the prenatal period. Ito yung illustration. 3 weeks, 6 weeks, 8 weeks. Ito, mukhang tao na siya. 12 weeks, 14 weeks, and 18 weeks. Twenty-seven, 37 weeks, hanggang lumabas na yung bata. Okay? So that is fetal period. Next is infancy stage. So far, okay lang kayo, mga sirs? Yes po. Okay. Good. Infancy stage, ito naman yung from birth to 2 weeks. Ito yung shortest of all the developmental period. Kaya nakakalimutan yung infant na term kasi very short lang kasi to. Pagkapanak, within 2 weeks, infant ang tawag sa kanya, and then baby na siya. Babyhood na kaagad. So infancy is the transition period intervening between birth and 2 weeks of life and identified as the shortest of all developmental period. The word infant suggests extreme helplessness. So kailangan ng bata kasi helpless siya, very extreme. Kasi infant pa nga lang siya eh. Kaya yung first 2 weeks, very important na yung bata dapat nandun siya sa kay nanay. Yung tawag doon, sa piling ng nanay. Period of partenate, or from the time the fetal body has emerged from the mother's body, and lasts until the umbilical cord has been cut and tied. Period of the neonate, cutting of the umbilical cord to the end of 2 weeks. So partenate and neonate. Partenate, nung may umbilical cord pa, nung kakakat ng umbilical cord, I mean. And then from the cutting to 2 weeks, that is the neonate period of infancy. Newborns up to 2 days are typically unattractive and are extremely feeble due to regular muscular rosters. Diba? Pagkapapanak ng bata, para ang pangit-pangit pa niyang tignan. Dami pa niyang dumi sa mukha, mga ganon.
Most often, he is asleep, drowsy, cries, and gets excited easily. Sensitive to brightness. What else? Visual images are likely to be blurred because of failure of the lens to focus on the object. So, hindi pa siya masyadong nakakakita. The roots of language are crying, cooing, and bubbling. Okay? So, yan yung infancy stage. Next. After the second week, yung pinanganak, until 2 years old, babyhood na yon. So, we call that human being a baby hanggang 2 years old lang. Kaya pag 3 years old, hindi na pwedeng tawaging baby, dapat ang bata. Compared to infancy, babyhood stage is characterized by decreasing dependency for the reason that this is the time when babies achieve enough body control to become independent. O, kasi nga, hanggang 2 years old na yun eh. O, ito yung mga task ng babyhood. Learning to walk. Learning to take solid foods. Having organs of elimination under partial control. Achieving reasonable psychological stability, especially in hunger and sleep, relating emotionally to parents and siblings, and learning the foundation of speech. So, dito pa lang mag-uumpisa yung foundation ng speech ng bata. 2 years old. Until 2 years old. So, dapat, pag 2 years old ang bata, marunong nang mag-walk, kumain, and meron na siyang emotion towards to parents and siblings. Attachment. Hand skills and leg skills. Emotional expressions are examples of pre-speech form of communication. So, do not expect a baby na 1 year old pa lang sasalita na. Or 1 year old pa lang tinuturuan mo na siyang magsalita. Pero, sabi ko nga, depende sa rate ng bata, ng kanyang learning. Rate of development din. But basically, and ideally, sa 2 years old ang ano ang speech within pag 1 okay na siguro pero hindi pa masyado basta pag 2 years old na ang bata pwede nang turuan ang magsalita. Pero sa experience ko may kapatid akong akala namin noon, mute siya. Kasi 5 years old na, hindi pa siya nagsasalita. Pero nung 6 years old, nagsalita. So, ibig sabihin, delayed lang yung kanyang development ng speech. Yung foundation ng kanyang speech. Delayed lang siya. So, ngayon, okay naman siya. So, nung 6 years old, doon pa lang siya nakapagsalita. Pero nung mga 5 years old, nag-aano siya, parang gusto niyang magsalita pero hindi niya ma-express. Ganun. So ang alam namin, magiging mute talaga siya. Pero hindi naman pala na delayed lang ang kanyang speech foundation. Hindi lang niya ma-express. Common emotional patterns involve anger, fear, curiosity, joy, and affection. So at 2 years old, may mga emotional patterns ng mga bata. Nagagalit na din yan, natatakot na din.
very curious na din, and syempre, they are very affectionate na. Babies are also capable of establishing or forming friendships. Oh, at 2 years old, yan ha, they can all, pwede na sila makipag-friend, makipagkaibigan. Considered non-moral due to their lack of scale of values. Siyempre, and conscience also, wala pa sila yan. They demonstrate obedience to rules. Ano lang sila? Follow lang ng follow. Kasi hindi pa naman nila alam yung they are still non-moral eh. Ang 2 years old, follow lang yan ng follow. Kumbaga, kahit paggalitan mo yun, hindi pa niya alam ang tama at mali. That is during the babyhood stage. Kasi non-moral pa lang sila. Kaya minsan ang mali ng mga parents, kahit 2 years old, sige, palo dyan, palo dito, kasi mali itong ginawa mo, mali. Di pa naman nila alam ang mali at sakaan at the age of 2. Let's proceed to early childhood stage. So from 2 to 6 years, ang 6 years old, sila yung grade 1. So ang from 2 to 6, eto yung mga batang nasa nursery, nasa preschool, nasa kindergarten, early childhood. Now, what are the developmental tasks dapat na gawin at ituro sa mga batang to? This stage is described as troublesome age. So, yan yung time na troublesome ang mga bata. Imagine mo, before na mag-aral yan, nakikipag-away. Toy age. Preschool age. Pre-gang age, exploratory and questioning age. So, ito yung time na ang mga bata, ang daming tanong sa buhay, lahat tinatanong. That we should give them an answer din. Kailangan maging patient lang tayo sa pagsagot. Kasi they're exploring. They are questioning. So, I repeat, from 2 to 6 years old, ito yung questioning age ng mga bata. Bakit, bakit, daming bakit. What are the tasks include? Control of elimination. Self-feeding. Self-dressing. O, dapat natututunan na rin ng batang manamit sa sarili at the age of 6. Huwag masyadong i-baby. Baka mamaya 8 years old na, 9 years old na, hindi pa siya marunong magdamit. Hindi pa siya marunong mag-CR. And doing some things without much help. Development of motor skills that allow him to explore and do things to satisfy his curiosity. What else? Acquisition of adequate vocabulary to communicate his thoughts and feelings with those around him. Okay, so ito yung mga task na kailangan i-achieve ng mga bata from 2 to 6 years old. Ito rin yung age na malaro sila kasi toy age yan. Puro laruan. Kaya minsan, kahit tawag ka ng tawag sa bata, may mga ipapagawa ka, hindi kanya susundin. Kasi yung age na yun, para naman talaga sa mga laruan. Preschool to socialize lang naman. Hindi pa pwedeng, halimbawa, pag 2 to 3 years old, hindi pa sila pwede dapat na magsulat, magbasa. Sa 5 and 6, doon pa lang sila kasi ito yun, acquisition of adequate vocabulary, yung sa phonetics. Sabi ni Jean Piaget, pre-conceptual period, 2 to 4 years old,
egocentrism, animism, and transductive reasoning. And yung 46 naman ay intuitive period, in attention to transformation, centration, and reverse. Didiscuss natin to pag narating natin si Jean Piaget. Heightened emotionality, presence of significant others for the primary group is also given importance because they serve as models for child who usually identifies with them and pattern his behavior after them. Kaya yung mga kindergarten, this is the age na meron na silang yung bukang bibig nila ay yung friend nila sa school. Sasabi nila best friend nila kahit katabi lang nila sa classroom. Kasi kung sino lang yung nakakausap nila. Primarily because this is the age na they will form significant others. Yung primary group. Kung sa bahay naman, nagiging model nila yon. Yung significant others. Halimbawa, kung may kuya siya, nagiging model niya ang kuya niya. Kasi, yun ang lagi niyang kalaro. Yun ang lagi niyang kasama. Pero kung close naman ang close contact naman siya with the mother and father. Let's say mag-isang anak pa siya. Siyempre, ang kanyang attachment nasa mother and father. Pero kung meron siyang yaya sa bahay, doon siya sa yaya. Kaya minsan, mas gustuhin niyang matulog katabi ang yaya kaysa katabi ang parents. Kasi on this age, nag-develop sila ng heightened emotion in terms of, let's say, significant others, importance of primary group. So yun yung mga kindergarten students. The preschool child or continuation to should be given as much as physical experience and play activities to learn by doing and to develop his intellectual capacity. So take note, ang preschool, play school lang dapat. This stage is also regarded as the teachable moment for acquiring skills because children enjoy the repetition essential to learning skills. They're adventuresome and like to try new things and have already learned skills to interfere with the acquisition of the new ones. So, puro lang sila lalaro dapat. Speech development advances rapidly this time, as seen in the improvement in comprehension, as well as in the different speech skills. Talking to young children will leave a strong impact. Socialization stage ito. Kaya minsan sa mga batang sa kindergarten, kung ano yung ikukwento ng classmate niya, ikukwento rin ng bata sa bahay. Because of the concept of interest, concept of morality emerges as a result of interaction with adults and peers. Kung anong naririnig niya na kwento sa classroom, ikukwento rin niya sa bahay. Okay pa ba kayo? Yes po, we're still here, very alive. Okay. Okay, proceed. So from 2 to 6 years old, so early childhood, late childhood stage is from 6 to 10 or 12 years of life. So ito yung elementary stage kasi grade 1 to grade 6 ito. Late childhood.
So the period for learning the basic skills in life. So it coincides with the children's elementary school years, entering grade 1 at 6, and graduating at 12. Okay. Ano naman yung stage na to? Troublesome age pa din. Siyempre, pag 6, 7, 8, lagi pang nakikipag-away yan. Sloppy age, quarrelsome age, elementary school age, critical period in the achievement drive, gang age, and age of conformity. Just imagine yung mga elementary pupils, yung mga pupils, ang kanilang behavior. Ako kasi hindi ko na-try magturo sa elementary. Kaya yung mga elementary teachers, sometimes, I admire them kasi meron silang patience. Ang kukulit kaya ng mga grade 1, grade 2, di ba? Grade 3, especially, pati grade 4, 5, 6. Kasi puro sila ano din. Laro-laro. Physical growth is at slow and relatively even rate because of the influence of health, nutrition, immunization, sex, and intelligence. Slow ang growth niya, nila. Ang fast lang kasi doon sa may puberty area. Children in this stage win recognition by being able to do things. Ito yung stage na sinasabi natin na parang pwede mo pang utuin yung mga bata. Nauuto mo pa sila. Pag sinabi mong susumbong kita sa nanay mo, babagsak ka sa ganito kung hindi mo gawin yan. Maganda. What are the tasks? Learning physical skills necessary for a group and organized games. Ito ay sa grade 1 to 3. Teaming to get along with age mates and members of his family and community. Learning fundamental skills and reading. Grade 1, 2, 3, dapat fundamentals of reading na. 4, 5, 6, marunong ng bumasa dapat. Reading, writing, and numbers. Diba? Yung multiplication table. Nag-umpisa yan ng grade 4, grade 5, grade 6. Pero ngayon, under our new curriculum, K-12, nagtataka kung may geometry na rin sa grade 5. Geometry yung mga shapes na pinag-aralan dapat yun sa angles, pinag-aralan sa grade 9. Noong nakita ko yung mga libro nila, mayroon silang ganun. Kasi yung K-12 natin is spiral progression kasi yon. Yung spiral means paulit-ulit lang para ma-master. Kaya as early as grade 5, may geometry na sila. Mayroon na rin silang trigonometry na very, very basic. Para pagdating nila sa high school, sabihin nila na, na-touch na namin yan nung elementary. Yun ang manang kinagandahan ng K-12 curriculum. Spiral progression siya. What else? They develop appropriate masculine and feminine social roles. Grade 5, grade 6, yun sila mag-uumpisa na magkakaroon ng crush. Kasi appropriate na, mature na ang kanilang masculine and feminine social roles. Alam na nila na ito pala ang role ng mga babae. Ito ang role ng mga lalaki. Develop healthy self-concept and conscience. Healthy na ang conscience nila. Pag elementary, may konsensya na rin yan. Kaya hindi excuse minsan na pag nag-away ang bata kasi hindi niya iniisip na nagawa na yon, mga ganun. Kasi alam na niya ang mali at tama. But sometimes, syempre, dala ng emotion. Achieve personal independence by being able to perform life skills. Learn to perform the different
roles expected of him and think rationally to adjust to situations, make decisions, and solve problems. Ito na yung mga grade 6, grade 5. Dapat marunong na silang, they should learn how to think rationally to adjust situations. So those are the developmental tasks that late childhood, that students belonging to this stage must achieve. What else? There is a rapid increase in understanding in the accuracy of concepts during this stage as a result of increased intelligence and partly as a result of increased learning opportunities. This is particularly so for grades 5 and 6. The child's social development is enhanced by his interaction with his peers in work and in play. Marunong na rin silang mag-resolve ng moral conflicts. To teach them values of respect for others and set themselves as examples or models. And that is necessary for significant others. And it is also necessary for parents and teachers to understand the child's thinking and to facilitate his intellectual growth and development. So, kahit hindi natin cover ito, kasi hindi naman tayo elementary teacher, still, we should learn as teachers, as parents, to understand their thinking as elementary pupils. And in order for them to facilitate their intellectual growth and development. Healthy relationships with himself and others could be brought about by the child's understanding of his emotion and his ability to express his emotion as well. So, that's the end of late childhood. Now, let's proceed to your students. Kasi sa high school kayo madidestino, you will start with the pre-adolescence or the puberty stage, ages 10 or 12 to 13 or 14 years old. So ito yung mga grade 7 and grade 8. Kasi puberty stage na yung iba. So grade 7 and grade 8. Derived from the Latin word pubertas, which means age of manhood. So growth spurt refers to the rapid acceleration in height and weight that marks the beginning of adolescence. Ito yung biglang tatangkad ang mga bata. Let's say, pag-graduate lang nila ng grade 6, tapos nagbakasyon, pagbalik sa school, ng high school, ang tatangkad na nila. Because there's a rapid acceleration in height. Yung iba naman, lumulobo. Primarily because that's the beginning of the adolescence stage. It's the age of manhood. It is also considered as unique and distinctive period and characterized by certain developmental changes that occur at no other time in the lifespan.
minsan ang mga estudyante nyo sa grade 7, iba-iba. Meron pa yung mga isip elementary, meron naman na yung nag-mature na na alam nilang high school sila. Because this is a transition period, overlapping period of the closing years of the childhood and the beginning years of the adolescence stage. Kaya kailangan nating ipaintindi, if you are a grade 7 advisor, na sila ay mga adolescents na, hindi na sila mga bata. Kasi may mga ibang estudyante pa minsan na ano pa, acting like elementary pa din. Isip elementary pa din. Kasi nag-overlap pa. Yung development nila, yung mentality nila about childhood as compared to adolescence. A relatively short period lasting from 2 to 4 years or less. Manifested in both internal and external changes in the body with both primary and secondary sex characteristics. O dito na nag-uumpisa. Primary sex characteristics include menarche for the girls or the first menstrual flow grade 7 to ah, kasi minsan grade 7 talaga ang ano nila sa menarche, yung menstrual flow, pero may mga batang mas maaga. Even at grade 4, grade 5, meron na yung mga menstrual period. Pero mostly dito sila nagkakamens pag grade between grade 6 and 7. Sa girls 'yon. Sa mga lalaki naman, nocturnal emissions. Yung nag-ano sila paggabi. Hindi naman ito yung urine, basta ano silang sila, meron lang lumalabas na parang fluid. I don't know if you recall, or if you can recall nung mga ano kayo, grade 7 kayo, if you underwent nocturnal emissions. Because that is a sign that you are now an adolescent. Your transition into the adolescent stage. So nocturnal emissions sa mga lalaki, first menstrual flow ng mga babae, which is called menarche. Those are the primary sex characteristics. Sa mga secondary sex characteristics naman, physical features, males from females, maybe the source of appeal among members of the opposite sex. Dito na yung talagang very it's in their height na nagkakaroon na ng crush na akala mo ay super super in love na yung mga bata kasi it's the first time. That's a part of the secondary sex characteristics kasi dito nag-uumpisa yung pagiging, let's say, yung source of appeal among members of the opposite sex. Okay? So, prepubescent development, but the reproductive organs are not yet fully developed. So, ito rin yung mga time na yun yung sa pubescent kanina, yung menarche and nocturnal emission. Post-pubescent period, yung develop na sex organs begin to function in a mature manner. Siyempre, pag nagka-menstrual flow na ang mga babae, it means nag-mature na, nag-well-developed ng sex organs kasi that signifies that they are ready for motherhood. Same is true with men. Pag nag-nocturnal emission na, after that, ibig sabihin, well-developed na rin ang kanilang. It signifies na
pwede na ka, tawag doon, meron ka ng sperm cells. Meron ka ng semen, kumbaga. Kasi well-developed na ang sex organs. So, yun yung grade 7. So, you can just imagine, grade 6, between grade 6 or grade 7, pwede na rin maging tatay. Same is true with the mga babae. Pwede na rin silang maging nanay. So, ano ang implication nito? Siyempre, as a teacher, dapat alam mo ang mga ito to give them warning, mga ganyan. The onset of puberty has an important implication in the personality development of the individual. Okay, dito nagpo-form yung personality. Nagde-develop yung personality ng mga bata. A critical period for the development of positive attitudes towards one's body and oneself in general. Nagiging conscious na sila sa kanilang mga katawan. Ito na yung start. Ano yung mga voice concern, nocturnal emissions, secondary sex characteristics, lack of interest in girls. Pag grade, ano lang, kasi ano pa lang sila eh, hanggang crush pa lang sila eh. Pero in terms of sa sex characteristics, wala pa silang interest sa mga babae. Hanggang crush pa lang sila. Ang mga girls concern naman, yung first menstruation nila, doon sila nagfo-focus. Yan. Secondary sex characteristics. Nagde-develop na yung tawag doon. Yung mga secondary characteristics, yung paglaki ng boobs nila. Sa mga lalaki naman, yung sa mga pubic hairs, even the girls also. Paumpisa pa lang yun. Kasi yun yung sa puberty stage dapat yun. Bakit lack of sex appeal? Kasi nagiging focus muna ng mga girls ang kanilang menstruation. Same is true with the boys. Yung nocturnal emissions muna sila. Kasi yung sa ano, dito na sila nag-explore on masturbation, mga ganyan. Kaya wala muna silang interest. Boys and girls concerns, yung mga sex organs, body disproportions, awkwardness, kasi age of maturing na sila. Ito yung nagiging concern niya. Sa mga grade 6 and grade 7, including grade 8 students. Masturbation. Oh, concern din nila yan. Kasi, kaya nga, dito na nag-uumpisa yung kanilang exploration into masturbation. Pero meron kaming isang estudyante before, dito sa Sharjah. Nagtataka kami kasi grade 1 pa lang yung bata. Grade 1 pa lang siya. Anak siya ng Jordanian ang tatay, ang nanay ay Pilipina. Ang teacher ng grade 1, hindi niya alam kung anong gagawin kasi nung first day na na-observe niya yung lalaki, yung batang lalaki minamanipulate niya yung organ sa classroom. Kumbaga nagmamasturbate siya. Eh, grade 1 pa lang yung bata. 6 years old. Tapos, ang akala niya, nangangati lang.
Tapos the next day, ganoon ulit ang ginagawa niya, minamanipulate niya. So hindi pa pinapansin ng teacher, baka nga may may rashes lang mga ganun. Kasi hindi naman akalain ng teacher na syempre ano namang magma-masturbate ito ay grade 1 pa lang. So third day, ginagawa pa din niya. So nung pang fourth day, pinuntahan namin, in-observe namin, talagang ginagawa niya. Eh, so imagine mo, ang liliit pa ng pututoy ng bata, pero sinamay. Yeah, this is very... Baka nag-ano lang, sir. May full erection yung bata at that age? Oo, pero dapat ang phallic stage, mapapag-aral natin yun later on, hanggang 2 years old lang naman yun. Yung minamanipulate ng mga bata ang organ. That's normal. Yes. Pero siya 6 years old. Oo, nag-i-erect na yung kanyang organ. Organ, yes. O kaya pinatawag namin ang magulang. Siyempre, na-alarm din ng school. Kasi baka mamaya, may gagawin siya sa mga classmate niya, di ba? O makita ng mga classmate niya, susumbong, kukwento sa bahay, mga ganon. Yes, opo. It's a sensitive, until time, ano. Until such time na in-interview namin yung bata, nagkukwento siya. Yung pala, naka-separate sila ng room with the yaya. Ang yaya niya is parang itim, utopian, parang ganyan. Mm-mm. At ano pala, ang ginagawa is nanonood sila ng mga ano, may mga napapanood silang porn, sinasabi nung yes. bata. Mm-mm. Tapos, that's abuse. That's household abuse. You are not supposed to expose children with that kind of content. Kasi gagayahin talaga nila. At siyempre 6 years old, 7 years old, kasi grade 1. Mm-mm. Matangkad na bata kasi matangkad ang tatay. Tapos, di sabi namin, siyempre ang batang ito, lalaking ano to, lalaking manyakis or pag ganun. It's kaya dapat abuse. Ma-stop na yung ganung ginagawa niya. Mm-mm. Eh, buti na lang na-observe nung teacher during that week lang naman. Kaya yung pang fourth day, tinawag na lang, kinawal namin attention ng magulang. Kasi nung in-observe namin, talagang nagmamasturbate siya at the age of 6. Past 7 yung bata. Mm-hmm. Tapos, din nagkwento na rin yung mga classmate niya. Yung mga babae daw minsan, kasi ang CR kasi ng babae at lalaki, separate pa lang niya. Pag-grade, separate naman talaga ang babae at saka ano. Pero pag-grade 1, iisang CR pa lang sila pero may naka-assign doon ng babae at saka lalaki. Dito sa UAE, ganun. Ang ginagawa niya, hinahawakan niya yung puwet ng mga classmate ng babae. Mm-mm. So, yun. Very alarming kasi at that age, na-expose siya sa ganun, kaya ginagaya niya kaagad. Opo. Kahit hindi pa niya dapat task yun. At what, given in any location here in the UAE and in the Philippines, at what point are we, like as teachers, should we be involved when it comes to like sex education, given an awareness, or is it like even allowed? Is it our scope as teachers? At what point are we supposed to get involved? I mean, dito I don't know. Dito kasi sa UAE, bawal kasing ituro ang sex education dito sa UAE. Mm-mm. Even part of biology? Yes, iba yung mga books namin before. Kasi sensor pa yan. Yung mga drawing ng sex organ, kailangan namin kunitin, kailangan namin tanggalin. Mm-mm. Kaya ang mga bata dito, masyadong deprived sa mga ganyan. And they're exploring them. Sige, explore sila kaya, from a wrong source. Kaya ang sarili nilang nag-explore, sa YouTube, ang daming mapapanood doon. Mm-mm. Kung ang bata, alam niya ang TikTok explore itself. Niya. Kaya pinaanuhan namin yung magulang. Mm-mm.
Pinaano namin, pina-stop namin yung bata. Sabi ko, after this, buti na lang patapos ang school year. Sabi namin, kailangan yung ano to, i-therapy, yung sa yeah, therapy. It's like yeah, an expert you know, to explain, yung psychologist. Sa na mag-a-advise para mawala sa kasi ang bata pa niya, grade 1 pa lang siya eh. Same yes. Case ng kuya naman niya na grade 3. Kaya ako sabi namin kailangan pa-stopin itong bata kung hiramin tinanggap. Kailangan magpaano muna sila, counseling kumbaga mga bata muna sa counseling para ganun, 'di ba? I-undergo muna sila sa SWD kasi parang kasi yung grade 3 na kuya niya ganun din naghahawak ng puwet classmate. Eh sabi ko baka lalaking mga manyakis ng mga baka mamaya pag high school magre-rape ng mga batang ito. Yeah, they have to ano, they understand yung consequence ng ano nila. Action. Kaya sabi ko sa magulang noon kasi ako noon ay vice principal doon. Sabi ko, ma'am, iuwi mo ang mga anak mo sa Pinas, then paano mo siya pa-counseling mo doon na para matanggal sa kanilang isipan yung mga natututunan nila. Yun ang disadvantage kasi na may sarili silang TV sa room, may sarili silang access. Sila lang. Mm-mm, access to the ano. Kaya nag-explore silang magkapatid. Nung una nga natanong ko pa sa nanay na ano eh. Mm-mm. Sabi ko, isa ba ang room niyo, ma'am? Sabi, hindi naman sir kasi sabi ko sa experience ko sa Philippines noon. Yun yung mga case na isang room sila with the parents. Nakikita. Nakikita nila yung ginagawa ng parents. Kaya definitely gagayahin. Sa cases ng anak niya hindi, separate ang room. Pero may disadvantage din kasi they have all the access. Mm-mm. They have all the freedom. Mm-mm. May mga cellphones din sila. Kaya nag-YouTube din yung mga yan. Kaya sa school kasi, dito, hindi allowed ang cellphone sa school, sa classroom. You can bring your cellphone, but you need to surrender it to your advisor for the purpose of calling your parents after the class, yan lang. Pero during the class hours, hindi allowed. And then sa computer lab, ang mga computers and laptops, naka-disable ang Facebook and YouTube for yes. Students. Kasi pag computer period nila, ang gagaling nilang mag-navigate ng mga games. Even sa YouTube, kahit i-block mo yung ano, next day, meron na naman silang alam na mga website. Kaya ang role ng computer teacher namin, mag-inspect kung may mga na-open na naman silang ano, website, mga game site, mga ganon. Okay? So, those kind of issues, kailangan din nating i-ano sa mga estudyante. Para at least kung when we are faced with those kind of situations, alam natin kung anong gagawin din. Pero dito kasi sa UAE, napaka ano nila sa about sa ganyan. Bawal na bawal. Kaya nade-deprive ang mga bata. Sa high school, tinuturo ang sex education man lang. Kaya alam nyo yung dito, experience ko noon sa school, ang mga bata pag umuwi ng Pilipinas, naku, unang sa mga babae, mag-aral sa Pinas, ganon. First semester pa lang, buntis na ang mga anak nila. Kasi, paglabas nila ng UAE, ang ano na nila doon, they have all the freedom sa Pinas. Nag-explore. Yes, dito na ano sila, na-deprive. Eh sa Pinas, pwede silang magpag-inuman, mag-bar, ang daming pasyalan. As compared dito, wala. Bahay lang sila or sa trade center para makipag-volleyball, bahay ng classmate, mall, ganun lang.
May mga cases kami dito sa high school na nabubuntis. Yeah. Kasi kulang sila sa awareness. Hindi pa rin po ba problem yon, like in the academe, if there are cases, because those are, you know, those are incidents, no? Hindi po ba nila, hindi ba alarming yun on the side of the academe? Hindi. Kung outside the school naman, those are the things na hindi beyond the control of the school. Yes, the school. Kaya ang mga bata, pag Thursday, they opted to go to the mag-mauling sila. Lagi namin sinasabi na pag nag-mauling kayo on Thursday afternoon or Friday, a Thursday, bawal na bawal ang mag-mauling na naka-uniform para hindi ma-identify. Kasi minsan, kasi pag naka-uniform pa, eh siyempre, pinabayaan ng school, mga ganyan pa din. Pero sa cases ng mga high school students na let's say nagbubuntis o nagkaka boyfriend girlfriend, tapos nag siyempre pag working ang parents, walang tao sa bahay, pupunta sila doon, that's beyond our control na tinutulungan na lang namin sila kung paan kinakausap. Hindi po, nagka last minute ano po kami, nagka psychological hazards ng puberty stage, the tendency to develop unfavorable concepts, to become underachievers, unwillingness to accept changed bodies or socially approved sex roles, there are deviant sexual maturing. Ito naman pag ano kasi, pag hindi nila na-achieve yung mga tasks na kailangan nilang i-achieve, magkakaroon ng psychological hazards naman. Magiging underachievers sila. So, eto naman yung mga teenagers from 13 to 18 years old, adolescence stage. Siyempre, this is the age when the individual becomes integrated into the society of adults. The age when the child no longer feels that he is below the level of his elders, but equal at least in rights. Nakikial na sila, nakikibarkada sa mga adults. Yan. Adolescere, which means to grow or to grow to maturity. 13 to 16 or 17. Late adolescence covers the period until 18. Age of legal maturity. Kaya ito yung basis nila minsan na pag 18 ka na, di ba sa ibang bansa, kailangan maging independent ka na, kailangan humiwalay ka na sa mga magulang pag 18 ka na. Kasi they believe that at age 18, ito na yung age of legal maturity. Pero hindi naman. Karamihan naman di pa nagmamature masyado pag 18 years old. So ang developmental task nila is to prepare themselves for adulthood and establishing a sense of identity. Ano yung mga changes? Increased peer group influence. Ito na yung mga nababarkada. More mature patterns of social behavior. New social groupings and new values in the selection of friends and leaders and social acceptance. Kasi ito yung mga gang, may mga gang na sila, may mga tropa-tropa. Siyempre, nagbe-base na sila sa behavior ng tropa nila. Kasi usually naman sa mga teenagers, they join a group kung saan pareho-pareho sila ng interest. Doon sila nakikigroup. Kumbaga kung saan sila in, kung saan sila, basta pareho ba yung pinag-uusapan, mga ganun. Diba?
kung minsan, kung sila ay mga group of achievers, sila-sila din. Yung group naman ng mga sports enthusiasts, sila-sila ang nag-group. Yan yung mga sa teenagers. Kaya minsan nagkakaroon ng selection of friends. Kung hindi nila nakakabagayan, hindi sila makiki-friend. Parang ganon. Relationships between adolescents and members of their families tend to deteriorate in early adolescence. Which is true nga naman, di ba? Wala nang time sa family. Pero ngayon, hindi na. Kasi mas lumala. Kasi ang time na nila ngayon nasa screen. Mas mahaba na ang screen time kaysa sa family. Peer groups becomes the general source of behavior. Diba? Kasi pinipili na nila ang mga kaibigan nila kung saan sila mas kung saan yung interest nila, saan sila nababagay. So pati behavior nila, nakikigaya na rin sila. O minsan, pinipili nila yung kasing ugali nila. And they have the desire for greater independence. They have great concern about what others think of them. They have increased ability to engage in mental manipulations and test hypotheses. Thinking becomes more abstract, liberal, and knowledge. Kasi nga, papunta na sila sa age of legal maturity. So, kailangan maging ano na sila, critical thinker, rational thinker na dapat sila. Okay. And then adulthood stage from 18 to 65 years of life. Dito tayo, nasa adult stage na tayo. Early adulthood, ito yung 18 to 40. Dito siguro kayo. Reproductive age or settling down age. Middle adulthood, yung 40 to 60. Ito yung period of social isolation. Sino itong over 40? Sir Gerald, how old are you? Sir Joel, saan ka dito? Early adulthood. 18. 40. Ako nasa middle adulthood kasi I'm 42. Kaya alam nyo, nung early adulthood, napaka-active ko sa community, sa social life. Pero since 42 na ako, I started to feel the period of social isolation. Yung mas gugustuhan kong mag-stay sa bahay, manood ng TV, mahiga, kaysa lumabas. Mas gugustuhin kong tawag doon. Basta hindi na ako masyado sa crowd, kumbaga. Yung mga gala-gala, ganun. Gagala pero selected, selective na ako. Ganun. Ako na lang magdadala sa inyo, sir. Pautangin niyo ako. So sabi ko, totoo pala tong middle adulthood na from 40 to 60 years. And then ang late adulthood naman, 60 to 65, period of emptiness. Ito na yung mga nag-empty kasi feeling nila empty na sila. Kasi the need for love and intimacy are met in adult life becomes more fulfilling in marriage with involvement. Meron dito yung emptiness kasi kumbaga feeling nila na itsapwera na. Kasi yung mga anak nila may sarili ng mga family. So feeling alone na yan yung mga 60 to 65 years old. Changes in the primary senses and the organ reserve decline. Ito na rin yung period ng menopause for women, climacteric for men, signify the decline for sex and reproduction.
pagmenopausal na sila. So yan yung adulthood stage. And then old age, 65 to death, period of decline, the closing of curtain of the lifespan. Ito yung mga retired from work, begin to show slow physical, intellectual, and social activities, decline of cognition in older life, mga ganyan. Symptoms of senility or the senescence, memory loss, disorientation, bumabalik na, may dementia na, pathological loss of intellectual functioning. In late adulthood, affiliation needs are more important than achievement needs. Baga, kailangan lang nilang kausap, mga ganun. Sa mga 65 years old. Kaya, very active sila sa mga community gathering kasi kailangan lang nila ng kausap kaysa sa achievement. Ah, okay. So, that ends the stages of human development. Yung theories, we will continue that next meeting kasi para hindi mahalo. Kasi medyo mahaba naman yun at saka ibang topic naman yun. Ano pa rin niya? Related pa rin naman siya sa human development. Pero may mga theories on each stage, on each growth and development of individuals. Doon yung specific and thorough discussion about the developmental stages of children. Ano dapat yung mga tasks na kailangan nilang ma-achieve mentally, physically, and I mean intellectually, physically, at saka sa behavior. Okay po. So any question?